Diyos ko, Lord, ang hirap panoorin, ano? Hindi ko kayang panoorin ang hat ni Kim and Pao. Yung tipong hindi na sila makapag-antay. Kakaloka. Nakakaloka ang lakas magpapakilig ng mga Kim Pao. Yung pagising mo sa umaga na ganito ang madatnan mo. Iniisip ko talaga kung nakailang take ito. Grabe, walang ligtas nila. Doon pa talaga nagtago sa kabinet, ha? So, ayan guys. Sa kanilang halikan, sobrang dikit. As in, real na real talaga ang kisingsin nila. Grabe kayo magpakilig. Nakakaloka yung closet scene nila. Grabe, ilang ulit kong pinapanood. Panalong-panalo talaga si Kimi. Vacuum kiss? May pasabunot pa talaga. As in, real na real. Kopo lang talaga ang ganun. Mag-couples lang talaga ang may ganun, ha? Itong ginagawa nila, hindi ito pang scene. Grabe. Yung paghawak ni Kimi sa leeg, yun din yung kung papaano niya hinaplos ang leeg ni Pao sa ASAP kahapon. I think dito talaga sa series na ito, sila yung nagka-inlaban and personal. Grabe yung mga scene dito. Kung matatandaan po sa interview din na sinabi ni Pao na babawi siya dito sa WWSK dahil doon sa linlang ay sobrang ang sakit sa dibdib. Kumbaga nasaktan siya doon. Kaya nga sabi niya, babawi ako dito sa series na ito. Ito na nga ang pinaglaban nila. Yung halos puno ng kaswitan, kissing scene, wow. Ito yung birthday gift ni Kimi na yung pag-kiss niya. Itinaon talaga sa paglabas ng araw ng birthday ni Pao. Nagtatago pa kayong dalawa sa kabinet, ha? Ay nako. Sabi nung isa, oh, napaka-piskot talaga nitong dalawa. Makatulog na nga. Ulit-ulit ko na lang ito pinapanood. Grabe kayo. Ang daming naluluka dito, ha? In fairness naman, real na real yung kanilang kissing scene talaga.